Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw na naman ng Lunes at ngayon po ay isa na namang pamamaraan ang ating ituturo sa inyo kung kayo ba ay may taong inuibig or nais ninyong mas papakamahalin kayo ng inyong mahal or yung taong inyong napupusuan ay tila napaka-ilap na ikaw ay kanyang mapansin. So ito pong pamamaraan na ito ay maaari nating gamitin upang makuha natin ang tatao na ating iniibig. Sumuli, bago natin gawin ito ay tiyakin natin na mayroon tayong 100%ng tiwala sa ating mga ginagawa. At ito po ay gagawin natin ng araw ng Martes or Biyernes po lamang ng gabi. At tandaan po, ang spell na ito ay isang beses mo lamang ito maaaring gawin sa isang tao. So pwede mo itong gawin kahit kanino, ngunit isang beses po lamang dahil maaaring hindi maganda ang magiging epekto nito sa kanya kung paulit-ulit natin itong gagawin. Kaya tandaan po, isang beses lamang natin itong gawin sa isang tao. Sa isang tao, isang beses po lamang, pakitandaan po yan. Ngayon, ano po ba ang ating kailangan dito? So, kailangan po lamang natin dito ng litrato ng taong inyong mahal. So, litrato, pwede pong half day or whole body, kung anumang litrato ang mayroon kayo. At kailangan lamang po natin ng isang hibla ng kanyang buhok. Isang hibla, kung mayroon pong mas mahabang buhok ay mas maganda. So, ayan, isang hibla po lamang ng kanyang buhok at larawan niya, and then pula or pink na kandila. Kapag handa na po ang ating mga pangangailangan ay mag-focus tayo sa ating gagawin. Kailangan ay walang anumang ibang iniisip kundi ang buong atensyon mo ay naka-focus. Sapagkat po kapag ang inyong mga isipan ay hindi naka-focus, ito po ay magiging sanhi ninyo, magkakaroon kayo ng pananakit sa ulo. Isa po yan sa mga maaring rason kung bakit kadalasan po mayroong ibang nagsasabi na, "Ma'am, bakit po after ko pong gumawa ng aking spell or aking ritual ay sumasakit po ng ulo ko po?" Sapagkat kayo po ay kulang sa attention or ang inyong hindi buo ang pagka-focus sa inyong mga ginagawa. Kaya dapat po bago kayo gumawa nito, tiyakin ninyo na buong-buo ang inyong attention sa inyong ginagawa. So ayan, gagawin po natin ito ng Martes or kaya naman po ay Biyernes ng gabi. So ngayon, kapag handa na po ang ating gagamitin, handa na po ang ating sarili, ay sindihan po natin ang ating pink na kandila. So ayan, sindihan po natin ang ating kandilang pink. Ang pangit ng posporo nila dito. Walang halos ano. So ito, atin po itong sisindihan ang ating kandila. So ayan. So ilapag po lamang natin iyan ang ating kandila din eh. Ayan, nakalapag na po habang nakasindi ang ating kandila. So ayan. Ngayon habang nakasindi ang ating kandila, ay kuhanin mo ang kanyang litrato. So ito ang kanyang litrato at ang kanyang buhok. So ilapag mo dyan ang litrato at ilagay mo lamang sa bandang gilid ng litrato ang kanyang buhok. So ayan, habang nandyan na, i-visualize mong maigi ang taong ito. Pakakaisipin mo ang taong ito. Kailangan pakakaisipin mo siya na parabang siya ay nasa iyong harapan, na parang nakikita mo na siya sa iyong balintatanaw. Ngayon pag talagang nakikita, parang nakikita mo na talaga siya habang ikaw ay nakapikit, parang nasa harapan mo na siya, ay saka mo bigkasin ang kanyang pangalan. Bigkasin mo ang kanyang pangalan. So halimbawa siya ay si Piulo Pascual. "Piulo Pascual, lumapit ka sa akin at ako ay iyong ibigin." So ayan, "Piulo Pascual, lumapit ka sa akin at ako ay iyong ibigin." Ulit-ulitin mo itong bigkasin ng 21 na times habang binivisualize mo or iniisip mo na nandyan mismo siya sa inyong tabi. Pagkatapos po nun, ay hayaan mo ang ating litrato at ang kanyang buhok na nandito sa tabi ng ating kandila hanggang sa tuluyang matunaw ang ating kandila.
Kapag natunaw na po ang ating kandila, ay kuhanin mo na ang kanyang litrato at ang kanyang buhok. So ang buhok po ay ipatong mo lamang ito sa kanyang litrato. Tiyakin na hindi ito mawawala sa kanyang litrato at itabi mo ito sa lugar na ikaw lamang ang nakakaalam. Hayaan mo lamang po ito doon sa kanyang kinalaglagyan. Maari mo itong itabi sa pinakasulok-sulok ng iyong kabinet o pinakasulok-sulok ng iyong maleta upang hindi mawala ang bisa nito. Tiyakin po lamang na walang ibang makakakita ng mga litratong ito at ng buhok na ito upang hindi po ito makakaapekto sa ating ginagawang ritual. So magtiwala po ng lubos at upang ang inyong mga ginagawa ay magkaroon ng kabuluhan. Gawin po ng tama, walang papalitan at wala pong babaguhin. Ayan po lamang guys, maraming salamat po at magandang gabi ng Lunes sa ating lahat.